pa lamang kami. Pero nasaktan ako nung alisan ni Dad ang kamay ko na nakahawak sa kamay niya. Napatitig ako sa kanya at di ko siguro matanggap kung siya mismong hahadlang sa amin ni Jex. Kung sang okay na kami, nagkaroon na naman ng panibagong tinik ang dibdib ko. Ganun ba talaga siya kagalit kay Jex? No, I still cannot accept you, Mondragon. Pabalik-balik ako sa bahay mo yon, but you deceived me. You still hide her from me. Wala kang pinagkaiba sa ginawa ni Emmanuel. Natuod ako dahil sa sinabi ni Dad at nasaktan talaga ako sa mga salitang binitawan niya, kaya napayuko ako. My God, Haruki, don't be so mean to your daughter. Although sa asawa kanya may sama ng loob, pero siya pa rin ang maapektuhan dito. Sambit ni Mom sa kanya. Bahala kayo sa buhay niyo. Napanalo na ako nang bigla na lang tumayo siyang umalis. Sinundan ko siya ng tingin at mali akong napayuko. Don't be sad, anak. He will be fine. Hintayin niyo muna maging okay siya bago kayo bumalik dun sa mansion. You still have to ask him the blessings he wanted. Napatango ako sa sinabi niya at nagkatinginan kami ni Jex. Iho, I still cannot forget the promise you told me 21 years ago. Pakakasalan mong anak ko at paprotektahan paglaki ninyo. Look at you now. I'm happy for the both of you. Napalingon ako ulit sa kanya nang sabihin niyo ni Mommy. Matagal kaming nagkatitigan at naiiyak na ako. Hinaplos niya ang kamay ko at napanunok ako na ilang ulit. Hindi pa rin kasi ako makapaniwala na nakatadhana pala kami sa isa't isa noon pa man. Thank you, Mom. Thanks for accepting me. I'm sorry if I hide her from you kahit matagal nyo na siyang hinahanap. I cannot help but to make her mine. Baka kasi hindi magkatotoo ang pinangako ko sa inyo kung pinakawalan ko na siya kaagad. I feel scared but I might lose her. Nakatitig lamang siya sa mga mata ko habang sinasabi ang mga katagang iyon. Narinig ko pang pagtawa ni Mom dahil naiiyak na ako. I'm really happy. You really mean so much to other. You're meant to for each other. Buti na lang tinapad niyo yun. Iho? Talaga? Sinabi mo yon? Tanong ko sa kanya. Yes, wife. Pinangako ko yan sa Momo noong 3 years old ka pa lamang. Child abuse ka talaga, mahal. Narinig ko pang pagtawa niya at pati ni Mom. Ngunit nabigla ako nang ginawaran niya ako ng halik sa labi sa mismong harap ni Mommy. I am sorry, Mom. I just love your daughter. Sinaway ko siya dahil nahiya ako sa ginawa niya. Narinig ko ang muling pagtawa ni Mommy dahil sa ginawa niya. It's okay, anak. You're so sweet together. Don't worry. Lagi kitang ipagtatanggol sa dad mo. Kaya huwag ka nang malungkot. I will talk to him. Thank you, Mom. Tumayo ako at yumakap sa kanya. You're welcome, anak. Alright. Pagpahingahin mo na muna si Jack sa room mo. Tatawagin ko lang si Nando para ihatid siya doon. Mukhang mahihirapan siya sa kalagayan niya. I'm fine, Mom. Kaya ko namang maglakad. Sabat niya, ngunit nagdalawang isip ako dahil mataas din ang hagdan papunta sa ikalawang palapag ng bahay. Mom, doon na lang kami sa guest room para hindi na siya aakyat. Alright, mas mabuti pa nga, dahan-dahan lang. Tawagin mo na lang si Andeng kapag may kailangan kayo, ha? Pupuntahan ko muna ang dad mo. Opo, Mom. Tumayo na kami at inalalayan ko siya. Dumaan kami sa minisala, ngunit nakita ko si Hiro na nakasandal sa main entrance papunta sa mga guest room. You deserved it, Mondragon. Sinaktan mo si ate, kaya kinarma ka. Nagkatingin naman silang dalawa pagkatapos niyang sabihin yon. Subukan mo pa siyang paiyakin, babasagin ko yung pagmumukha mo. Banta niya, kaya dinilatan ko siya upang tumigil na. You can do that if necessary. I admit that I hurt her but that would never happen again. Don't worry, I love your sister. Parang nag-init naman ang dibdib ko dahil sa sinabi niya sa kapatid ko. Dapat lang, dahil hindi ako natatakot kalabanin ka kapag nakita ka pang umiiyak ng dahil sa'yo. Hindi lang ganyan ang sugat na matatamo mo. Hiro, saway ko sa kanya pero bigla na lamang siyang umalis. Napabuntong hininga na lamang ako at muli siyang inalalayan papunta ng guest room. Umupo ka dito, mahal. Pinaupo ko siya sa kama, ngunit kinalabit niya ako. Let's talk. Napatingin naman ako sa kanya at umupo sa tabi niya. Inawakan niya ako sa kamay at tiningnan sa mga mata. Are you always crying because of me, wife? Hinipo ko siya sa pisngi dahil hindi ko may paliwanag ang mukha niya. I can't help but cry. Mahal kasi, mahal na mahal kita pero wag mo nang isipin yon. Hindi na tayo maghihiwalay, hindi ba? I am so sorry if I caused you so much pain. I did not mean it. Malungkot na sabi niya, kaya hinalikan ko siya sa pisngi.
Napag-usapan na natin yan. Let's move on. Sumandal ka rito. I'm fine, mahal ko. Huwag ka nang masyadong mag-alala. Hindi ko siya pinakinggan dahil maraming benda ang katawan niya, kaya alam ko, hindi pa rin siya okay. Hayaan mong alagaan kita, Doc. May gusto ko bang kainin? Meron. Maikli niyang sagot at nakafocus namang sa mukha ko ang mga mata niya. Ano yon, mahal? Para ipagluto kita. Hindi naman kailangan lutuin ang gusto kong kainin, mahal eh. Napataas ang dalawang kilay ko sa sinabi niya. Magpapasuyo ko kay Nando kung kailangan bilhin ang nais mong kainin. Inawakan niya ang kamay ko at hinalikan ito. No, it's priceless at hindi mabibili kahit saan. Ikaw ang gusto kong kainin? Napakunot noo ako sa kanya at seryosong mukha niya nang sabihin niya iyon. Hendrix, kung ano-ano na namang pumapasok dyan sa isip mo, umayos ka nga. Ang totoo, nagugutom ka ba? No, wife. Ikaw ang gusto ko kaso nakakainis at di ko magawa yun. Lintik kasing mga sugat to eh. Napatitig ako dahil sa sinabi niya at di ko na napigilang mapatawa. Yun lang ang narinig ko mula sa kanya at hindi pa rin ako matigil sa kakatawa. Magtiis ka muna ng mga 2 or 3 weeks, mahal, and then you can have me. Napakunot noo siya sa akin at napailing. No, magpapalaser therapy ako after 2 days so that mabilis sumilong ang sugat ko. Napatawa ako dahil sa sinabi niya. Niyakap ko siya ng dahan-dahan dahil bored na bored ang mukha niya. May kailangan ka ba? Tanong ko sa kanya. None. Dito ka lang sa tabi ko, mahal. That's all I need. Okay, Doc. Copy. Natahimik kaming dalawa at bigla na lang niyang sinandal ang ulo niya sa balikat ko kahit di ba siya gaano nakakasandal dahil mas matangkad siya sa akin. I wanna go home and be with you. Bakit kasi ang tigas ng bituka ng daddy mo? The same as Hero. Di naman kita pababayaan at ang baby natin eh. Pagmamaktol niya. Ayaan mo na yun. Magiging okay din ang lahat. Maya-maya naramdaman ko ang kanang braso niya na walang benda at hinihi po ang tiyan ko. What food do you like, mahal? Anong pinaglilihian mo? Mangga na may bagoong. Bagoong? What's that? Napakunot noo ako dahil hindi niya pala kilala ang bagoong. Ang bagoong, maliliit na isda na pinag-preserve. Nilalagyan minsan ng sili para maging maanghang kapag sinawsawan ng mangga. Ang sarap nun, mahal. What? Are you sure safe yon? Baka naman hindi siya healthy, wife. Ano ka ba, mahal? Malinis ang pagkakagawa nun eh. Lalo na kapag nakalagay sa bottle. Di naman basta-basta na lang bumibili kung saan-saan. May store sila at malinis ang paggawaan nila. Make it sure. Kailangan mo pa rin mag-ingat sa mga pagkain kinakain mo. Naparunok na lamang ako dahil iba na ang nasa isip ko. Mangga na naman. Tsaka nais ko rin kumain ng maaasim. Kaya na maghapunan, lumabas ako ng room at dinalhan siya ng pagkain. Napatitig siya sa mangga na nasa tray at may katabi itong bagoong. Ito yung bagoong na sinasabi ko. Pagkatapos ko siyang subuan, sumubo rin ako at ginawa kong ulam ang mangga na papahinag pa lamang at isinawsaw ito sa bagoong. I don't like it. Huwag mo nang kainin yan. Look, di magandang amoy niya at itsura niya. Kainin mo na lang, sinusubo ko sa'yo. Huwag mo kong pakialaman dito eh. Itong gustong kainin ni baby? What? Takang tanong niya at di siya makapaniwala habang nakatitig sa kinakain ko. Maya-maya pa ay may narinig akong pagkatok mula sa pinto kaya't napatayo ako. Napangiti ako na makita si Nando, inabot sa akin ang pinabili kong isaw sa gilid ng daan papuntang palengke. Naalala ko kasi lagi ako may nakikita na nagtitinda nito noon. Salamat, Nando. Napatango siya sa akin at sinira ko na ang pinto. What is it again? Takang tanong niya. Isaw, gusto mo? Masarap to, mahal. Napakulot noo siya, tinitigan ang hawak kong isaw. Tinitinda yan sa street, right? I saw that every time dumadaan ako ng palengke. And I know it's not safe too. Will you stop eating that kind of food? Uy mo naman, tikman mo muna, sige na. Umiling siya sa akin kaya nainis ako. Titikman mo to o hindi ako sasama sa ipabalik ng mansyon? What? Nakakunot noong talong niya. Tinaasan ko siya ng kilay dahil hindi ako magpapatalo sa kanya. Tikman mo na, hindi ako nagbibiro. Kinokontrol mo, nagugustuhan ng sikmura ako. Nakakainis ka na. No, mahal. Gusto ko lang na maging safe ka sa mga pagkain kinakain mo and... Shut up, Mondragon. Kainin mo na lang to. Mas lalong napakunot ang noo niya dahil sa sinabi ko. Ayaw mo?
Nakita ko siyang napalunok at kinain ng sinubo kong isaw sa kanya. What the hell? Masarap na to para sa'yo. Minumura mo ba ako? Of course not, wife. Can I have more? Napatitig ako sa kanya at napatawa. Muli ko siyang sinubuan. Masarap pala pero hindi pa rin to makakapantay sa sarap mo, wife. Ikaw pa rin ang pinakamasarap na natikman ko. Sinamaan ko siya ng tingin at napangisi siya nang maluwag sa akin. Napakanoti mo talagang doktor, ano? Narinig ko pang pagtawa niya dahil sa sinabi ko. I am just telling the truth. Nakausap ko si mommy kanina. Maagang umalis si dad kaya hindi ko na siya naabutan. Kinukulit na ako ni Jax na gusto niya nang umuwi ng bahay niya at dalawang araw na rin kami dito. Pero paano kami makakauwi doon eh hindi pa naman namin nakausap si daddy? Ayokong bastusin siya. Baka mas lalo siyang magalit sa amin. Hindi maipinta ang mukha niya nang pumasok kami ng silid. Kinuha ko ang medical kit at tumupo sa harap niya dahil lilinisin ko ang mga sugat niya. Maaari siyang magpa-laser therapy mamaya kaya kailangan ko na muna na palitan ng benda. Mahal, kakausapin ko siya mamaya. Huwag ka nang sumimangot dyan. Napakataas ng pride ng daddy mo. Kapag ayaw niya pa rin tayong kausapin, wala siyang magagawa kapag dadalhin kita pa uwi. I am your husband, mahal. Hindi niya ba naiintindihan yon? Ramdam ko ang ines sa boses niya, ngunit tinipo ko lang siya sa pisngi. Kakausapin nga natin siya, mahal. Huwag ka nang mainis dyan kasi may nagawa rin tayong kasalanan. Dinamdam niya ang pagtago ko sa bahay mo imbes na sumama sa kanya. Eh hindi ba siya nakaranas kung paano ma-in love? Kaya lang din naman natin nagawa yun. Kaya ako nagawa yun. Di ko mapigilang mapatawa dahil sa sinabi niya. Napalingon naman siya sa akin at di pa rin ako matigil sa katatawa. What's wrong? Takang tanong niya. Wala. Tatawa lang ako sa reaksyon mo. Oo nga naman. Parang di siya na in love noon kay mom. Pero iba yung sitwasyon natin, mahal. Kaya kumalma ka muna, okay? Yun lang ang narinig ko sa kanya. Napakaseryoso niya talaga. Bakit pa atat na atat siyang umuwi? Hindi naman tatakbo ang bahay niya. Ayokong kumalma kapag walang kiss. Napangiti ako dahil sa sinabi niya at tinigil ng ginagawa ko. Kagad ko siyang dinampian ng halik sa labi, pati sa tungki ng ilong niya. I love you, mahal. I love you more, mahal. My wife. Tugon niya sa akin at tinalikan din ako sa mga labi. Napatitig ako sa kanya dahil sobrang gwapo niya sa paningin ko, kahit nakabend ang braso niya at sa gilid ng noo niya. Ang gwapo mo, mahal. Sobra. Napatitig siyang lalo sa akin. Hinila ko at tinalikan ng matagal sa labi. He is a kissing monster. You too, my mahal. You're so sexy and beautiful. Nagkangitian kaming dalawa at tinuloy ang ginagawa ko. Mahal, anong gusto mong gender ni baby, girl or boy? Tanong ko sa kanya habang nililinisan ang sugat niya. Both. Pero okay lang kung girl. Okay din kung boy, basta anak ko. Kahit lima pa silang lalabas. Grabe naman yan, baka hindi ko kayanin. Sagot ko sa kanya. So what if lima pala, mahal? Hindi mo sila iluluwal? Napatawa ko dahil sa sinabi niya. Siyempre iluluwal, mga anak natin yun eh. Okay na mahal, aayusin ko lang ilang gamit ko at aalis na tayo pagkatapos. Alright wife, di na ba masama ang pakiramdam mo? Tanong niyang bigla. Maaga kasi ako nagising at dumuwal. Morning sickness bilang buntis. Kanina hindi maganda ang pakiramdam ko pero ngayon medyo okay na ako at kaya ko nang bumiyahe. Kailangan ko siyang samahan sa ospital para sa laser therapy niya. Don't worry, mahal. Kaya ko na. Hindi na ako nahihilo. Tumayo na siya dahil medyo okay na yung binti niya. At kaya niya na rin maglakad. Tara na, mahal. Wala ka na nakalimutan? Tanong ko sa kanya. Inakbayan niya naman ako at yumuko. Meron, mahal. Here. Napangiti ako dahil siniil niya ako ng halik. At napangisi siya sa akin na lumabas na kami ng silid. Nadatnan namin si mommy sa sala kaya nagpaalam muna kaming pumunta ng ospital. Agad naman siyang napangiti na makita ang posisyon namin ni Chris. Kahit kasi nakaupo na kami sa sofa, nakaakbay pa rin siya sa akin. Anak, nasa loob ng mini office ang dad mo. Go and talk to him. Nakauwi na siya, mom? Yeah, kakarating niya lang. Napatingin ako kay Kurt at nagkatinginan kaming dalawa. Sige na, kausapin niyo na siya. Napatango naman ako at inayang asawa ko. Inihatid kami ni mom hanggang sa tapat ng pinto ng mini office niya. Kumatok muna ako bago pinihit ang seradura. Pagpasok namin dalawa, napaangat siya ng tingin
At kinabahan ako nang tumuwid siya ng upo. Nakatitig siya sa amin habang papalapit kami sa table niya. Dad, aalis muna kami papuntang ospital. Kinakabahan kong sabi. Napatango siya sa akin at muling binalik ang paningin sa laptop na nasa harap niya. Napatingin ako kay Drex at ganun din siya sa akin. Naparinok ako bago muling nagsalita. Dad, maaari na ba kaming bumalik na Drex sa bahay? Hindi siya umimik at hindi niya rin ako pinansin. Sumikip ang dibdib ko dahil pakiramdam ko, napahiya ako. Ganun ba siya kagalit sa ginawa namin? Nagawa lang namin yun pareho dahil nabulag kami ng pag-ibig. Ayaw namin maghiwalay ng mga panahong yon kasi mas pinili ko na lamang ang sumama kay Drex kaya lumabas na na salid iyon. Napayoko na lamang ako dahil nasasaktan ako. Hindi ko matanggap na siya ang hahadlang sa amin ni Drex. Di naman kami basta na lang nag-iibigan eh. Kasal kaming dalawa at totoo lahat ng nararamdaman namin para sa isa't isa. Dad, galit ka ba talaga sa akin? Hindi niya ako mapagbigyan sa nagawa ko. Humihikbi kong sabi. Narinig ko ang pagtayo niya at naglakad siya papunta sa akin. Agad ako nakayakap sa kanya at nang makalapit siya sa akin. I am so sorry, Daddy. Nagmahal lang ako kaya ako nagawa iyon. Shh! I am not mad at you. I'm sorry for ignoring you, my daughter. Narealize naman ni Dad na hindi ko na dapat palaliman ang sama ng loob na nararamdaman ko eh. I just want you to reach me out. At ayoko rin umalis ka kaagad. You know, we miss you so much. Niyakap niya ako na mahigpit. Kaya naman, napaiyak ako sa dibdib niya. Lagi naman kaming dadalaw dito ni Drex, Daddy. Pangako hindi naman kami lalayo. Okay, stop crying. You can go now. I'm sorry for what happened. Kumalas ako sa kanya at inayos niya ang buhok ko. Sorry din po. Mahal kita, Daddy. Napangiti siya sa akin at tinalikan ako sa noo. I love you more, my daughter. Lagi kang dadalaw dito, ha? At alagaan niyo nang mabuti ang apo ko.